Welcome back sa Who Wants Viewpoint Movie Recaps. Ang Tagalog recap natin ngayon ay ang Marvel movie na Iron Man na na-release noong 2008. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating astig na pelikula at simulan na natin. Sa probinsyang nawasak ng gera sa Afghanistan ay may convoy ng mga Humvees ng militar kung saan sakay ang bilyonaryong si Tony Stark kasama ang mga sundalo. Bigla namang pinasabugan ng mga terorista ang isa sa mga sasakyan nila at kinalaban ito ng mga sundalo ngunit namatay din sila. Nagawa namang makalabas ni Tony ng sasakyan ngunit ilang saglit ay biglang may missile ng kumpanya niya na ang Stark Industries na napunta sa harap niya at sumabog ito. Nakaligtas si Tony sa pagsabog ngunit natamaan ng malubha ang dibdib niya at nawalan siya ng malay. Maya-maya ay nagising si Tony Stark na bihag na siya ng mga terorista na tinatawag na ang Ten Rings. Nag-flashback ang istorya 36 hours before na pinapakita sa Las Vegas ang mga achievements ni Tony Stark noong siya ay bata pa. Nang namatay naman noong 1991 ang ama niya na si Howard Stark ay ang partner na niya na si Obadiah Stane ang nagmanage ng Stark Industries at nang naging 21 years old na si Tony ay siya na ang naging CEO ng kumpanya ng ama niya. Si Colonel Rhodes naman na namamagitan mula sa US Air Force at sa Stark Industries ay bibigyan ng Apogee Award si Tony ngunit wala siya doon kaya't si Obadiah Stane ang tumanggap nito para kay Stark. Si Tony Stark pala ay kasalukuyang nagsusugal sa isang kasino sa Las Vegas at maya-maya pag-alis ni Tony sa kasino ay may isang reporter na ang pangalan ay si Christine Everhart na nais interviewin si Tony patungkol sa kanya at sa weapons manufacturing company nila. Pero ilang saglit si Tony Stark naman ay umandar ang pagka-playboy at inaya ang babae na sumama sa kanya na hindi naman tinanggihan ang reporter. Kinabukasan ay ginising si Christine ang AI ni Tony na si Jarvis at napansin niya na nasa bahay siya ni Tony Stark sa Malibu, California. Nakita niya doon ang assistant ni Stark na si Pepper Potts at sinabi sa kanya na naka-ready na ang sasakyan sa labas para sa kanya at binigay ang damit ni Christine na malinis na. Si Tony Stark naman ay pumunta sa airport at sumakay sa private plane na kasama dito si Colonel Rhodes. Maya-maya habang nasa eroplano ay naginuman sila doon habang nagsasayawan ang mga flight attendants sa harap nila. Pagbaba nila sa Afghanistan ay sinimulan na ni Stark ang weapon presentation niya. Pinalunch niya ang isang missile na sumabog ng napakalakas at ito ay tinawag niya na ang Jericho Missile. Pagkatapos ay sumakay na ng Humvee si Stark at hindi niya sinama si Rhodes. Ilang saglit ay dito na nangyari ang pag-atake ng mga terorista kay Tony. Ang lalaking si Yin Sen ay sinubukan tanggalin ang mga shrapnel na napunta sa dibdib niya at nilagyan si Tony ng malaking electromagnet sa dibdib. Maya-maya ay nagising si Tony na nakita ang magnet na nakadikit sa kanya at nakilala niya dito ang bihag din ng Ten Rings na si Yin Sen at pinaliwanag sa kanya na sobrang daming shrapnel na pumasok sa dibdib niya at hindi niya natanggal lahat. Upang hindi ito pumunta sa puso ni Stark ay naglagay siya ng electromagnet sa dibdib niya na nakakonekta sa isang car battery. Ilang saglit ay dumating doon ang isa sa mga leader ng Ten Rings na si Abu Bakar at sinabing gusto niyang gumawa si Stark ng Jericho Missile para sa kanila. Ngunit tumanggi si Tony at agad na niluglob nila ang ulo niya sa tubig ng maraming beses, at pagkatapos ay nilabas sila ng Ten Rings ng kuweba at nakita ni Tony doon na napakaraming armas ng mga terorista na galing sa Stark Industries. Sinabi naman ni Abu Bakar na kumpleto sila ng mga kagamitan na kailangan niya para makagawa si Stark ng Jericho Missile at pagkatapos nito ay papalayain na nila siya. Nagkunwaring sumang-ayon naman si Stark sa kanya dahil alam niya na hindi siya papalayain doon. Maya-maya ay nagsimula na si Tony tipunin ang lahat ng mga materyales na kailangan niya sa loob ng kuweba. Ang mga missile naman doon ay kinuhaan ni Tony Stark ng mga maliliit na parte at tinulungan siya ni Yin Sen sa ginagawa niya habang minomonitor sila ng mga terorista doon. Ang ginagawa pala ni Tony Stark ay isang maliit na bersyon ng arc reactor na ipapalit ni Tony sa magnet na nasa dibdib niya. Pagkatapos ay pinakita ni Stark kay Yin Sen na plano niyang gumawa sa kuweba ng armor suit na gagamitin nila sa pagtakas doon. Kinabukasan ay natanong ni Tony kung taga saan si Yin Sen. Sumagot ang lalaki na galing siya sa isang bayan sa Afghanistan na tinatawag na Gulmira. Maya-maya ay sinimula naman nila ni Tony Stark na gumawa ng armor suit subalit pinagdududahan sila ni Abu Bakar kung ang Jericho Missile nga ba ang ginagawa nila. Maging ang isa pang leader ng terorista na si Raza ay pinagdududahan na rin sila. Agad na pinuntahan sila ni Raza sa kulungan nila kasama ang iba pang miyembro ng Ten Rings at pinaluhod si Yin Sen. Kinausap niya siya sa ibang lingwahe at sinabing papatayin siya ni Raza kung hindi niya sasabihin kung ano talaga ang ginagawa nila doon. Sumagot si Yin Sen na ang Jericho Missile ang ginagawa nila at si Stark naman na hindi naiintindihan ang usapan ay pinigilan si Raza at sinabing kailangan niya si Yin Sen sa paggawa ng missile.
Galit naman na sinabi ni Raza na gusto niyang matapos nila din agad ang missile bukas. Binilisan na nila Tony Stark ang paggawa ng armor suit sa kuweba. Kinabukasan ang sinusuot na ito ni Tony sa tulong ni Yin Zhen ay napansin ni Raza na hindi niya makita si Stark sa monitor kaya't pinapunta niya ang ibang tauhan niya para i-check siya doon. Ngunit nilak nila Yin Zhen ang pinto at nilagyan ito ng bomba. Nang puwersahang binuksan ng mga terorista ang pinto ay agad na sumabog ang bomba sa kanila. Pagkatapos ay sinimulan na nila i-activate ang suit ni Stark ngunit napansin ni Yin Zhen na kailangan pa nila ng mas mahabang oras para ma-activate ang suit. Agad naman nakinuha ni Yin Zhen ang baril ng terorista sa daan at sumugod papalapit sa mga kalaban at nagtakbuhan palayo ang mga miyembro ng Ten Rings sa kanya ngunit ilang saglit ay na-corner siya ng mga ito. Ang suit naman ni Stark ay na-activate na at ang mga terorista na sumugod sa kulungan nila ay madali niyang napabagsak gamit ang bulletproof na suit niya. Nagpatuloy si Tony Stark sa pakikipaglaban sa mga miyembro ng Ten Rings sa daan palabas doon hanggang sa atakihin siya ni Raza pero mabilis na naiwasan niya ito pagkatapos ay pinasabugan niya ang lalaki at natabunan siya ng mga bato. Ilang saglit ay nakita ni Tony si Yin Zhen na naghihingalo dahil sa matinding tama at sinabi kay Tony na ang pamilya niya sa kabilang buhay ay makakasama na niya. Nagpasalamat naman si Tony kay Yin Zhen sa pagligtas niya sa kanya pagkatapos ay binawian na ng buhay ang lalaki. Paglabas ni Stark ng kuweba ay pinagbabaril siya ng mga terorista ngunit walang talab ito sa suit niya at si Tony ay ginamit ang flamethrower ng suit at sinunog ang lahat ng terorista sa harap niya at ang mga armas ng Stark Industries na naandoon. Ilang saglit ay inatake siya ng Ten Rings gamit ang machine gun nila at nagtamo ng malaking damage ang suit ni Tony Stark. Agad naman na pinalipad niya ang suit paalis sa lugar na yun at bumagsak siya sa isang desyerto at tuluyang nawasak na ang suit niya. Kahit nang hihina na ay naglakad si Tony Stark sa desyerto hanggang sa makita siya ng mga helicopter na isang search party pala ni Colonel Rhodes para hanapin siya. Pagbalik ni Tony sa Amerika ay sinalubong siya ng assistant niya na si Pepper Potts at sumakay siya ng kotse. Sinabi ni Tony na gusto niya ng cheeseburger at sinabihan niya si Miss Potts na magpatawag ng press conference sa kumpanya. Maya-maya sa press conference habang kinakain ni Tony Stark ang burger niya ay inannounce niya dito na napag-alaman niya na maraming tao ang namamatay dahil sa mga armas na ginagawa ng Stark Industries kaya sa lalong madaling panahon ay papatigil na ni Tony Stark ang weapons manufacturing division nila at agad naman na pinagkaguluhan siya ng mga reporter doon. Ilang saglit ay kinausap ni Obadiah Stane si Tony na kasalukuyang nasa silid kung nasaan ang malaking arc reactor nila. Sinabi ni Stane na dahil sa announcement niya ay malamang bababa ang sales nila. Sumagot naman si Tony na gusto niyang mag-focus ang kumpanya sa arc reactor project ngunit sinabi ni Stane na isa lamang itong publicity stunt. Ilang saglit ay pinakita ni Tony sa kanya ang nagawa niyang maliit na arc reactor sa dibdib ngunit hindi pa rin sang-ayon si Stane sa kanya at sinabihan si Tony na hayaan niya muna siya na ayusin ang maraming bagay sa kumpanya at magpahinga na muna siya. Kinabukasan, gumawa si Tony ng bagong arc reactor na upgraded sa power at mas matibay, pinapunta niya si Pepper Potts sa shop niya para magpatulong magpatanggal ng lumang arc reactor niya sa dibdib dahil mas maliit ang kamay ni Pepper at ilagay ang bagong arc reactor niya na nagawa naman ng babae ng maayos, at pagkatapos ay sinabihan siya ni Tony na sirain o sunugin ang lumang arc reactor niya. Maya-maya kinausap ni Tony ang kaibigan niya na si Rhodes at sinabi sa kanya na may malaking project siyang planong gawin at gusto niyang maging parte siya nito. Ngunit sa tingin ni Colonel Rhodes ay nagkaroon si Tony ng post-traumatic stress kaya't sinabihan siya ng lalaki na magpahinga na lang. Samantala ang wasak na suit ni Tony Stark sa desyerto ay nakita ng Ten Rings na kasama ang leader na si Raza na nagtamo ng malaking sugat mula sa atake ni Tony. Si Tony Stark naman sa shop niya ay nagplano na gumawa ng panibagong suit na tinawag niyang Mark II. Kasama ang robot niya na si Dummy ay sinimulan na ni Tony gawin ang mga paa ng suit niya at pagkatapos ay sinunod naman ni Tony ang mga kamay ng suit na merong repulsors na magiging stabilizers sa paglipad niya. Maya-maya ay sinubukan na ni Tony gamitin ang dalawang ito at lumipad siya paikot sa loob ng shop niya. Nang nakita niyang maayos naman ang pagkakagawa niya ng mga ito ay sinuot na ni Tony Stark ang buong suit niya na ang Mark II na mas slim na bersyon ng Mark I at ito ay may assistance ng AI niya na si Jarvis. Pagkatapos ay agad na sinubukan na ni Tony Stark paliparin ito sa labas ng bahay niya at lumipad sa kalapit na syudad doon. Sinubukan rin ni Tony kung gaano kataas ang kaya ng suit niya ngunit dahil sa sobrang taas sa ere ay nagyelo ang buong suit at nag-power down na ito. Ilang saglit ay nagawa niyang tanggalin ang mga yelo sa suit at nag-restart na ang Mark II suit niya at mabilis na lumipad siya sa kalsada ng syudad doon pagkatapos ay bumalik na siya sa bahay niya. Pagpasok ni Tony sa kanyang shop ay nakita niya dito na may regalo si Pepper sa kanya at nang binuksan ni Tony ito ay nakita niya na ito pala ang lumang arc reactor niya na may naka-indicate na patunay na si Tony Stark ay may puso.
Pagkatapos ay binisita siya ni Obadiah Stain sa bahay niya at sinabing galing siya sa board of directors meeting sa New York, na pag-usapan doon na dahil sa desisyon niya ay nais ng board na patanggal si Tony bilang CEO ng kumpanya sa kadahilan ng sa tingin nila ay nagkaroon siya ng post-traumatic stress. Sumagot naman si Tony na nagiging responsable lang siya para sa ikabubuti ng kumpanya at inis na inalisan si Stain at bumalik sa shop niya. Sumunod na araw, sinabihan ni Stark si Jarvis na gumawa ng panibagong suit at gumamit siya ng gold titanium alloy upang mas matibay at magaan ang suit niya at maresolba rin ang pagyayelo ng suit sa ere at tinawag ito ni Tony na ang Mark III. Pagkatapos ay hinayaan na niya magdesenyo si Jarvis ng Mark III suit ng kulay pula. At habang ginagawa ni Jarvis ito ay pumunta naman si Tony Stark sa benefit dinner party ng kumpanya nila kahit hindi siya imbitado. Pagdating doon ay nakita niya si Obadiah Stane na kinagulat naman niya. Nakita niya rin doon si Agent Coulson ng SHIELD at nais niyang mag-set ng appointment sa kanya para pag-usapan ang nangyari sa kanya sa Afghanistan at pumayag agad si Tony kay Coulson para mapuntahan si Pepper Potts na nandoon rin dahil namangha siya sa dress ng babae at sumayaw silang dalawa sa party. Maya-maya ay nakausap niya rin dito ang reporter na si Christine Everhart at sinabi sa kanya ang tungkol sa Gulmira na inatake kahapon lang ng Ten Rings na marami pa ring supply ng armas mula sa Stark Industries. Agad na kinausap ni Tony si Obadiah Stane tungkol dito at umamin naman si Stane na nakikipag-deal siya sa mga terorista at sinabi pa niya na siya ang nagpautos na tanggalin si Tony bilang CEO ng kumpanya at ginawa raw niya ito para protektahan siya. Pagbalik ni Tony sa bahay niya ay galit na inayos niya ang kamay ng Mark III suit at ang mga repulsors nito ay ginawa niyang armas pagkatapos ay sinubukan niya ito sa loob ng shop niya. Maya-maya ang kakagawa lang ni Jarvis na ang Mark III suit ay sinuot ni Tony Stark at mabilis na pumunta siya sa Gulmira para atakihin ang Ten Rings doon. Pagdating ni Tony Stark dito ay madali niyang natalo ang mga terorista gamit ang upgraded na bagong suit niya at napatumba niya ang mga ito nang walang nasasaktan na sibilyan. Pagkatapos ang kanang kamay ni Raza na si Abubakar ay iniwan niya sa mga taga-Gulmira upang sila naman ang gumanti sa kanya. Nang nasa ere na si Tony ay may umatake sa kanyang tangke at agad na bumagsak siya. Bumangon naman si Tony Stark at pinasabugan ito ng maliit na missile at sumabog ang buong tangke. May mga umatakeng terorista sa kanya pero mabilis na pinasabog ni Tony ang Jericho missile na nandoon at pagkatapos ay agad na lumipad na siya paalis ng lugar na nakita naman ni Raza. Na-detect ng US Air Force Base ang pag-atake ni Tony sa Gulmira at hindi nila malaman kung sino o ano ang umatake doon. Agad na tinawagan naman ni Rhodes si Stark at tinanong siya kung sa kanya ba ang tech na malapit sa insidente ngunit tinanggi ito ni Tony at pagkatapos ay sinimulan na siya atakihin ng mga jet fighters ng US Airbase at pinagbabaril siya ng mga ito. Si Tony naman ang tumawag kay Rhodes at inamin na niya na sa kanya ang tech at nasa loob siya nito. Nakita ng isang piloto si Tony sa ilalim ng jet nila kaya't agad na pinaikot ng piloto ang jet at napabitaw si Tony dito at humampas siya sa isa pang jet. Agad na nag-eject naman ang piloto nito ngunit hindi niya mabuksan ang parachute niya. Mabilis na lumipad si Tony Stark papunta sa piloto at puwersahang binuksan ang parachute niya na kinatuwa naman ng airbase. Pagkatapos ay sinabi ni Stark kay Colonel Rhodes na sabihin na lang niya sa media na ang nangyari ay isang training exercise lang. Pagbalik ni Stark sa bahay niya ay nakita siya doon ni Pepper Potts habang nahihirapan ang mga robot niya na tanggalin ang Mark III suit sa kanya. Samantala pumunta si Obadiah Stane kasama ang mga tauhan niya sa base nila Raza at lumalabas dito na binayaran niya sila upang hulihin at paslangin si Stark. Ilang saglit ay pinakita sa kanya ni Raza ang wasak na Mark I suit ni Tony na nakuha nila sa desyerto at sinabi ni Raza kay Stane na bibigyan niya sa kanya ito at ang kapalit ay bibigyan niya siya ng mga Iron Soldiers. Ngunit si Stane ay ginamit ang device niya kay Raza at nagdulot ito sa kanya ng pansamantalang pagkaparalisa. Paglabas ni Stane doon ay pinakuha niya sa mga tauhan niya ang suit at inutusan sila na patayin ang buong grupo ni Raza. Sumunod na eksena, si Tony ay sinabihan si Pepper Potts na pumunta ng opisina niya at ilagay ang flash drive sa computer niya para mahack niya ito at makuha ang mga files ng mga ginawa at mga planong gawin ni Stane. Ngunit hindi pumayag si Pepper at sinabing ang planong gawin ni Tony ay maaari niyang ikamatay. Sumagot naman si Tony na ginagawa niya ito para protektahan ang mga taong mahal niya at alam niya na ito ang tama. Ang babae naman ay nakumbinsi ni Tony at pumunta na siya sa opisina niya sa Stark Industries at kinuha ang mga files ng mga nagawa ni Stane at nalaman niya dito na si Stane pala ang nagpahuli kay Tony sa mga terorista at plano niyang gumawa rin ng mas malaking suit. Biglang dumating na doon si Stane at agad na natago ni Pepper ang ginagawa niya sa computer pagkatapos ay umalis na siya doon dahil nakuha na niya ang mga files sa computer ngunit ilang saglit ay nalaman ni Stane ang ginawa niya doon.
Nang papalabas na ng gusali si Pepper ay nakita niya si Agent Coulson at sinabing sabayan niya siya maglakad para sa appointment niya at upang ligtas na makalabas siya doon. Maya-maya ay pinuntahan ni Stain ang mga scientist niya na inutusan niyang gumawa ng maliit na arc reactor na katulad kay Tony Stark ngunit hindi raw nila ito kayang gawin. Kinagabihan ay ginamit ni Stain kay Tony ang device niya upang pansamantalang maparalisa siya at kinuha ang arc reactor na nasa dibdib niya. Pag-alis ni Stain ay agad na pumunta si Tony sa shop niya upang kunin ang lumang arc reactor niya ngunit sa sobrang panghihina ay hindi niya ito makuha. Ilang saglit naman ay inabot ito sa kanya ng robot niya na si Dummy at agad na binasag niya ito. Sa sunod na eksena, si Pepper Potts ay kinontak si Rhodes at sinabing kasama niya sina Agent Coulson at papunta sila kay Stain para arestuhin siya. Samantala si Stain ay nilagay na ang arc reactor ni Tony sa suit niya na ang Ironmonger suit. Si Rhodes naman ay pinuntahan si Tony sa bahay niya at nakita niya siyang nakahiga sa sahig na suot na ang lumang arc reactor niya. Sinabi ni Rhodes kay Tony na si Pepper ay papunta na kay Stain para arestuhin siya pero sinabi naman ni Tony na nanganganib sila kay Stain. At pagkatapos ay agad na sinuot ni Tony Stark ang Mark III suit niya at mabilis na lumipad paalis ng bahay niya. Samantala sina Pepper ay pinuntahan si Stain sa Section 16 na isang research facility ng Stark Industries ngunit hindi makapasok dito si Pepper Potts. Si Agent Coulson naman ay pinasabugan ang pinto nito na narinig ni Stain mula sa loob at agad na sinuot ang Ironmonger suit niya. Pagpasok nila doon ay lumabas sa isang sulok ang Ironmonger at inatake sina Agent Coulson habang si Pepper Potts naman ay mabilis na tumakbo palabas doon. Ilang saglit ay na-corner ng Ironmonger si Pepper Potts at papatayin na siya ni Stain. Ngunit biglang dumating na doon si Tony Stark at inatake si Obadiah Stain at tumalsik silang dalawa sa kalapit na kalsada doon. Agad na binuhat ni Ironmonger ang sasakyan ng sibilyan doon at ihahagis niya ito kay Tony pero mabilis na inatake siya ni Stark mula sa dibdib niya at sinalo ang kotse at binaba ito. Ngunit ang Ironmonger ay agad na tumalun sa kanya at hinampas siya ng motor ng sibilyan at madali siyang nagugulpi ni Stain dahil sa lumang arc reactor niya na may low capacity. Ilang saglit ay pinasabugan siya ng Ironmonger ng missile ngunit walang talab ito sa suit ni Tony. Nagpahabol naman si Tony kay Ironmonger sa ere at agad na hinabol siya nito. Nagpatuloy lang si Tony Stark lumipad ng mataas sa ere habang hinahabol siya ni Stain hanggang sa mahawakan siya ng Ironmonger sa paa subalit nagyelo na ang buong suit ni Stain at nagpower down na ito sa ere at bumagsak siya. Maya-maya pagbaba ni Tony ay inatake uli siya ng Ironmonger pero si Tony Stark ay matapang na kinalaban siya hanggang sa magapusan siya ng Ironmonger at si Tony naman ay nagpalabas ng maraming mga flares at nakaalis siya sa gapos ni Stain at mabilis na nagtago sa kanya. Sinabihan naman ni Tony si Pepper na pumunta siya sa malaking arc reactor at buksan lahat ng circuit nito upang mag-overload ang arc reactor at sumabog ito sa bubong ng gusali. Ilang saglit ay sinimulan ng buksan ni Pepper ang mga circuits ng arc reactor habang si Tony Stark ay inaatake si Obadiah Stain ngunit nagawang mahagis ni Stain si Tony at winasak ang helmet ng suit niya. Maya-maya ay inoverload na ni Pepper Potts ang arc reactor at tumakbo siya. Tumalsik si Tony at pagkatapos ay nakuryente si Obadiah Stain sa pagsabog ng arc reactor na umabot hanggang kalangitan at bumagsak ang Ironmonger sa malaking arc reactor at malakas na sumabog ito sa gusali. Kinabukasan, habang ginagamot ni Pepper Potts ang mga sugat ni Tony ay nagustuhan niya ang tawag sa kanya ng mga tao sa dyaryo sa pangalang Iron Man. At pagkatapos ay binigay ni Agent Coulson ang sasabihin niyang alibay patungkol sa mga nangyari kagabi at kay Obadiah Stain mamaya pagharap niya sa press conference. Ilang saglit nang nasa press conference na si Tony at sasabihin na niya ang kanyang mga alibay ay biglang inannounce ni Tony na siya si Iron Man na kinagulat ng mga media at pinagkaguluhan siya ng mga ito. Sa post-credit scene naman, binisita si Tony Stark sa bahay niya ni Nick Fury at sinabing siya raw ang direktor ng SHIELD, at pagkatapos ay sinabi niya na hindi lang siya ang nag-iisang superhero sa mundo at nais niyang pag-usapan nila ang tungkol sa Avengers Initiative. Dito na natatapos ang Marvel Tagalog recap natin mga Juan, at syempre kung natuwa at nagustuhan niyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw, huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga darating na linggo. See you on the next one mga Juan.